ang mga katagang binitiwan ng punong babaylan na walang awang pinaslang ay totoo. Isang sanggol na babae na may kambalahas nga ang ngayon nabubuhay sa sinapupunan ng kanyang ina. Na pagdating ng dakdang panahon ay siyang kikitil sa yoyo. Baba, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang ating kaaway. Hahanapin ko ang sanggol na isisilang na may kambalahas. Anong ginawa mo kay Dalang? Sinaktap ko siya. At mula ngayon, araw-araw, bago sumapit ang dapit hapon, dadalawin ko si Dalang at ipasasampal ko siya hanggang siya'y iyong hiwalayan. Bugna! Isa kang uripon, Dalang. Kaya mo lang ngayon. Huwag muna akong tatawagin sa pangalan niya. Anak, wala na siya. Hindi na niya tayo mahal. Nag-aanda na po si Baba para sa kanyang paglalakbay bukas. Alam ko, anak. Eloy, bakit po ba kailangan saktan ni Baba yung sinasabi po ng sanggol na isisilang? Dahil ang sanggol na yon ay isang kaaway. Isang kaaway na maaaring magpabagsak sa katayuan ng iyong Baba pagdating ng araw. At maaaring umagaw sa ating pungsod at nasasakupan. Ngunit isa lamang siyang sanggol, Eloy. Ang isang mabagsik na hayop, kapag sanggol pa ay hindi nakakasakit. Ngunit kapag ito ay lumaki na, kapag lumabas na ang kanyang mga sungay at mga pangil, maaari na siyang mangagat at manuwag ng iba. Kaya huwag mong titignan ang sinasabi sa hula na isa lamang siyang sanggol pagani. Isa siyang kaaway. Isang mabagsik na hayop na balang araw ay sasakmal sa ating lahat. Dalang? Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Wala nang saysay para magtagal pa ako dito kaya tatakas na ako. Dalang! Nasisiraan ka ba ng bait? Pag-aari tayo ng dato. Hindi tayo pwedeng tumakas. Wala na siyang pakialam sa akin. Kaya hindi na ako dapat magtagal pa rito. Lalo na't nalaman kong galit na rin sa akin ang asawa niya. Dalang, kahit saan ka man makarating, ipapahanap ka ng dato. At ng kanyang asawa, mas mapaparusahan ka lang yan. Ang masakit pa, kung merong dayo o mga ngayo na makakita sa'yo, tsak bibihagin ka. At pati ang anak mong isisilang, gagawin nilang oripon. Magiging ligtas kayo rito. Kaya hindi ako papayag na umalis kayo ng anak mo. Baba! Bagano, bilang aking tagapagmana, ikaw ang inaatasan kong pumalinga sa iyong ina. Sa aking mga sandil, sa mga kapatid mong lalaki, at sa mga kapatid mong binukod, maaasahan ba kita? Kung ganun, payapa akong makakaayos. Kasihan ka na wani na umagilid at halundo. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil ang aking kampilan, siyang magwawakas sa buhay ng kaaway.
pinapatawag ang Tiandamita ngayon din. Sasamahan kita dalang. Siya lang ang pupunta. Maiwan ka dito. Sumunod ka sa akin. Mag-iingat ka, ha? Tiandamitan, kasama ko na si Dalang. Dalang, ipinakikilala ko sa iyo ang iyong mga bagong Panginoon. Bagong Panginoon? Anong ibig mong sabihin, Tiandamitan? Sa halaga ng ilang pirasong ginto na kanilang ibinayad, inililipat ko na sa kanila ang pagmamay-ari sa'yo. Tahimik ka, Dalang. Kung ikaw ay may pagtutol, kayo ang aking Panginoon, Tiandamitan. Kung anong gusto ninyo, yun ang masusunod. Bawa diya, Maritsini. Nakatewak iyo. Kinakaisiwa si Di Siong Teo. Kamot sa bulay! Bawa diya! At bakit hindi, Awi? Naikalakal ko na siya. Hindi na siya pag-aari ng dato. Oo, maaari mong ipagbili si Dalang dahil isa siyang oripon. Subalit hindi ang kanyang dinadalang sanggol. Dahil ang sanggol na dinadala niya ay isang timawa. Bilang anak ng ating datuo. Kaya hanggat hindi na isisilang ang sanggol, hindi siya maaaring umalis sa ating bangwa. Dahil yun ang ating batas at yun ang dapat nating sundin. Tiandamitan. Lubos ako nagpapasalamat sa ginawa mong pagtanggol kay Dalang Mabuawi. Kung hindi dahil sa iyo eh, baka tinangainan ng mga dayong yun ang mag-ina ko. Alam ko magagalit ka kay Lamitan sa sandaling mawala dito si Dalang. At yun ang ayokong maganap. Iniligtas ko siya upang pangalagaan ang pagsasama niyo ni Lamitan. Umaasa ako na sa ginawa ko ay tutuparin mo ang ating napag-usapan. Hindi ka na makikisama kay Dalang. Dalang, kumain ka na. Aba, hindi pa pwedeng hindi. May anak kang kailangan mabuhay. Kumain ka na. Iniisip ko kasi ang galit sa akin ni Tiandamitan. Alam kong hindi itong huling paparusahan niya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa'yo. Samantalang, kaugalian naman natin na magkaroon ng kaulayaw at iba pa mga asawa ang datu o isang timawa. Naunawaan ko siya. Masakit sa loob na may kahati ka sa mahal mo. Ngayon nagsisisi ako kung bakit ko minahal ang ating dato. Dalang, huwag pagsisihan. Lalo na ngayon, magkakaanak ka na. Siya na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko. Ang aking anak. Kaya gusto ko na siyang isilang. Gusto na kitang makita. Gusto na kitang mayakap. Hinahanap ang babaeng may kambalahas? Salita ka! Ikaw ba ang babaeng isinilaw na may kambalahas?
sa'yo. Nasaan na tayo, Atubang? Tayo'y nasa Hilaga, Mahal na Raha. Patunton sa pulo ng Sugbo. Mahal na Raha. Kung saan sa ang pulo at buwan-uwan na tayo nakarating. May ilang tagbilog na buwan na rin ang ating nakita. Kung ilang nagdadalang tao na rin ang inyong pinaslang. Napakarami ng dugo ang nabubo sa lupa upang kayo'y makatiyak na hindi sa kanila isisilang ang sanggol na may kakambal na ahas. Pagod na ang lahat. Hanggang kailan natin ito gagawin? Matatagalan pa bago tayo makauwi at makapagpahinga. Dahil nakita ko sa aking panaginip ang babaeng isinilang na may kambal ahas. Ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay hanggat hindi natin siya natatagpuan. Ituloy niyo ang ani! Malaki na rin pala ang sinapupunan ng Oripon, Lamitan. Kabuanan na rin kaya niya? Kulang ang mga kababaihan dito para mag-ani, diyan, Lamitan. Patulungin na natin ang mga lalaking kasamahan ko. Hindi. Susundin natin ang ating kaugalian na tanging mga kababaihan lamang ang maaaring mag-ani. Kung hindi, ay mabilis na mabubulok ang mga palay. Mas magiging mabilis sana ang gawain kung hindi sila babagal-bagal. Isa lang naman ang mabagal. Badu! Hindi kita pababayaan. Kumaga na na. Awan ako! Hinuwa ka ng taong yan ang buhok ng asawa ko dati. Hindi niya naginala ang pagkababae nito. At ang kahihiyan ko. Patawarin niyo ako dati. Nangangako akong hindi ko na uulitin. Biso. Alam mo namang hindi maaaring hawakan ang buhok ng isang babae ng kahit sino man lalaki. Lalo na't wala itong pahintulot. Kaya kailangan mong humingi ng paumanhin at magbayad sa kanila ng 8 bilang na bulawan. At kung wala kang maibibigay, ikaw ay magiging isang uripon nila sa loob ng 2 bilog na buwan. Maaari na kayo umalis para pagkasunduan ng aking hatol.
Bakit umuwi agad kayo, Buawi? Tapos na ba ang pag-aani? Hindi pa. Kaya iniwan ko si Badu upang magbantay. Hindi natin dapat inaasa sa mga Oripon ang pagbabantay. Ubuawi, sama mo ko. Pumunta tayo sa bukid. Hindi ka maaaring umalis, Bugna. Bakit, Lamitan? Dahil nararamdaman ko na malapit na ako magsilang. Salamat sa mabuti mong pagtanggap habon. Ngunit mas ipagpapasalamat ko kung masasagot mo ang aking sinadya dito. Nalulungkot ko, Mangubat. Wala rito ang hinahanap mo. Ngunit, bukod sa aking punsod, ay may mga banwa sa iba pang kapuluan na hindi ko nasasakupan. Sa Matan, naroon ang aking maigpit na kaaway, si Dat Ukidawa. Malapit roon ang isa pang banwa na pinamumunuan ni Dato Bugna. Kilala ko si Dato Bugna. Tulad ng iba pang mga Dato, nakipagsandugo na rin siya sa akin. Balita ako'y nagdadalang tao daw ang kanyang asawang silamitan. Kayon din ang kanyang uripong kaulayaw. Anong malay mo? Baka naroon sa kanilang banwa ang nagdadalang taong inanay yung hinahanap. Naway sana walang nangyaring masama sa aking anak, Uray Gurang. Sana buhay pa siya sa aking sinapunan. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko pa ang kanyang paggalaw. Kaya alam kong buhay pa siya. Ngunit kakatwa. Bakit ho kakatwa? Hindi mo pakabuanan. Waring ang ulo niya gusto nang lumabas. Nagmamadali ang sanggol na may ipanganak siya. Dalang, magsisilang ka na. Naway maging lalaki na ang isilang nilamitan. Handa akong ibigay ang lahat ng ibigin ng ating mga diwata. Kung maging lalaki na ang anak ko. Dato! Dato! Ang buwan kinakain ni Pangawa! Hindi ko gusto ito. Hindi maganda pala tandaan ito. Kung kailan tayo naglalayag, ay saka lumabas si Bakunawa. Raha. Hindi magandang babala. Kaya kinakailangan nating tumigil sa paglalakbay. Wala akong pakialam kay Bakunawa, Tubang. Itutuloy natin ang ating paglalakbay patungo sa banwa ni Dato Bugna. Saan nakatira ang ating mga umalagad o mga namatay na ninuno. Si Bakunawa ay isang higanting ahas pandagat na may malalaking pakpak. Sinasabi na noong nilalang ang mundo ay mayroong 7 buwan na nagbibigay ng liwanag sa langit. Kaya
si Bakunawa na narahuyos sa kanilang kagandahan ay agad na umahon sa dagat para kainin isa-isang mga buwan. Dahil dito, kaya nagalit si Aba kung kaya't siya'y pinarusahan. Mula noon, naging isa na lamang ang nakikitang buwan sa kalangitan. Ngunit paminsan-minsan, umaahon pa rin si Bakunawa upang subukang kainin ang natitirang buwan. Kaya tayo nag-iingay para itaboy siya. Loy, di ba katulad ni Baba si Bakunawa? Bakit mo nasabi yan tungkol sa iyong Baba, Pagay? Dahil nais ni Baba kunin yung sanggol na walang malay. Tulad ng nais ni Bakunawa sa buwan. Umalis na si Bakunawa. Umalik na ang liwanag ng buwan. Salamat. At hindi kinain ni Bakunawa ang buwan. Salamat. At muli na siyang lumisan. Uyubog na. Nagsilang na si Amitan. Narito na ang iyong tagapagbana. Malapit na. Malapit na. Narito na. Narito na ang iyong anak. Urida, ano ang kanyang kasarian? Babae. Isang malusog na sanggol na babae. Aking anak, ilapit mo siya sa akin. Anong kasarian ng aking anak? Lalaki ba siya? Siya pa ang tagapagmana ng aking kaharian ko. Hindi dat-o. Isang babae na naman ang isinilang ng inyong asawa. Layo mo sa akin ang walang silbing bata kita. Ganda mo, Amaya. Amaya? Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Dalang. Mas makakabuti ata kung magpahinga ka na. Akin na muna si Amaya. Ako na magbabantay sa kanya. Gusto ko pang yakapin ang aking anak. Hayaan mo muna mag-inaagang. Halika't tulungan mo akong iligpit ang inunan. Ah! Uray! Tingnan nyo! Gumagalaw ang inunan! Ahas! Huwag kayong matakot. Isa itong magandang palatandaan. May kapal na ahas ang iyong anak, Dalang. Sagutin niyo ako, mga umalagad. Si Amaya ba ang inyong itinakda? Ang akala ko, nalaglag ang bata dahil dinugo siya. Huwag kang mag-alala. Sa dahilang walang silbi, ang anak ni Dalang.
Kailangan kong ilayo at gawing isang binukot si Maya para mapagtagahan siya. Huwag kayo balik mo sa akin ang aking anak!